Hello mga Bex! Chopsuey naman ang ating recipe for today's video. Huwag kayong magugulat sa buong manok, hindi ko yan isasahog lahat. Pinapalambot ko lang para naman makakuha ako ng konting laman pang sahog. So ang mga ingredients ay carrots, bagyo beans, bagyo pechay, o Chinese cabbage kung tawagin nila, at saka syempre hindi mawawala yung cauliflower. So habang pinapalambot ko yung manok, ito hiwa-hiwa na natin yung ating mga ingredients. At dahil first time kong lutuin to, dapat maganda rin ang ating presentation. Lagyan natin ng konting korte ang ating carrots, gawin natin mukhang bulaklak, para naman kaiga-aiga kaya siyang kainin, di ba? Asus at may paganon pa nga. Hindi ko akalain ang hirap palang gawin noon. Anyways, ginawa ko na. Tapos ayan, maganda naman pala. Tapos ayan, nahiwa ko na rin yung mga bagyo beans ng maliliit. Mga ilang piraso lang naman yon at isang piraso lang nitong carrots. So ito na kinalabasan. So once na mahiwa na lahat ng gulay, magluto na tayo. So pagkapainit ng kawali, ilagyan na natin ng mantika. Tapos magisa na tayo ng bawang hanggang sa mag-golden brown. Pag nagisa na, syempre hindi naman papuhuli itong sibuyas. Kailangan din natin yan igisa. Hindi na talaga mapaghiwalay ang dalawang yan, ang bawang at sibuyas. At pag nag-aroma na siya, pwede na natin ilagay yung ating hiniwa na maliliit na manok. Ikiwal-kiwal lang natin, tapos takpan. Mga ilang minuto lang, i-check na ulit natin, tapos haluin lang ulit. Pagka medyo luto na yung manok, pwede na natin isunod yung ating mga pampalasa. Hindi ko sure kung dapat bang lagyan ng toyo, pero nilagyan ko na rin. Kayo ba, naglalagay ba ng toyo? Anyways, nalagyan ko na, tapos lagyan na rin natin ng oyster sauce. Imekos-mekos lang natin, tapos isunod na rin natin yung pampalasa tulad ng paminta. Lalagyan ko na rin yan ng konting asin, konti lang naman. Tandaan, laging konti lang ilalagay ng mga pampaalat dahil mamaya, pwede pang maremedyohan yan. Ilagay na rin natin itong mga gulay. Unahin na natin itong carrots at yung mga bagyo beans. Feeling ko kasi sila yung medyo matigas at medyo matagal maluto. Pero kunting luto lang naman, hindi natin dapat i-overcook yan. Tapos mga 2 to 3 minutes, lagyan ko na rin yan ng tubig. Pero kunti lang ilalagay natin, pang konting sabaw lang. Tapos ihalo lang natin ng kuonte, pwede na natin ilagay yung iba pang gulay. Lalagyan ko pa sana yan ng itlog ng pugo, kaya lang sobrang mahal, kaya hindi ko na rin ilagyan. Maya-maya lang, lalagyan ko na rin yung young corn na galing sa lata. At dahil tinamad na ako, hindi ko na yan hiniwa sa dalawa. Hindi ko na chinek, pero ang lalaki pala nun. Pero hinugasan ko yun ng dalawang beses. Dapat bang hugasan yun pag galing sa lata? Anyway, hinugasan ko na. Sinipag echos. Maintindihan, sinipag ba o tinamad? Isinunod ko na rin nilagay yung cauliflower. Naglagay ako ng konting asukal. Hindi ko alam kung dapat bang lagyan, pero nilagyan ko. Sabi kasi nila pampantay daw ng lasa yon. Isinunod ko na rin nilagay itong bagyo pechay. Pagkalagay, nagkanaw na rin ako ng isang kutsarang cornstarch dyan sa konting tubig. Sabi kasi nila pampalapot daw yan. So ayan, hinalo-halo ko na, pero nagtataka ko bakit hindi pa rin naputi. Yung mga nakita kong chop soy, bakit puti ang kulay ng sabaw nila? Hindi ko alam kung dahil naparami yung toyo na nilagay ko o dahil konti lang yung cornstarch na nilagay ko. Anyway, hinalo-halo ko na, saka ko tinikman kung ano pa yung kulang. At dahil medyo natabangan ako, nilagyan ko pa ng konting toyo na lalong nagpa-dark brown sa aking sabaw. Anyways, nung tinamplahan ko na ulit, sumarap naman siya, pero parang may kulang pa rin. So naglagay ako ng pamintang durog. Well, masasabi kong hindi perfectong nagawa ko, pero masasabi ko naman kahit papaano masarap. Ba naman sariling gawa natin, kailangan masarapan tayo, di ba? Ayun lang mga Bex, luto na ang ating ulam. Kain tayo. Thank you. Bye!